umuulan dito now. Kaya tambay sa loob. Mommy. Yes, my love. Yeah. Oh, you're having a bad day, Sam. Oh, relax, babe. Hey, smile. Yeah. Smile for the camera. Wait, I can open my eyes. It's alright, just relax. So guys, ito yung summary ng pagpanganak ko. Yung method ng birth is vaginal non-instrumental. Tapos yung weight ng anak ko is 3.6. And then, yung ano from pumutok yung panubigan ko hanggang sa mga anak ako is 31 hours and 51 minutes. Tapos, ang ginawa nila sa akin na maneuver is Mark Roberts maneuver, removal of posterior arm. Kasi, na-stuck yung shoulder ng anak ko sa ano, hindi siya makalabas agad-agad. So, yan yung ginawa nilang maneuver. And then, 37.1 degrees yung bata. Paglabas, normal. Parang hanggang 37.2 ata yung normal. So, next, skin to skin contact, breastfeeding. After ko manganak, doon ako sa postnatal ward. Nakatambay. After ko manganak. And then, ayan guys, nakalagay yung labor and delivery complication, shoulder dystocia. And then, reason for continuous CTG, nag-epidural ako. Nung una guys, nung nag-labor pa lang ako, ang ginagamit ko ano yung heat packs. Yan, heat packs. Tapos, nung continuous na yung ano ko, nung nasa birthing room na ako, ang binigay nila sa akin is nitrous oxide gas at saka epidural. Ito yung ginawa nila sa akin. Una, kaya lang hindi talaga kaya yung sakit. So, nag-request kami na mag-epidural na lang. And then, nakalagay dito kung spontaneous trauma only. Nakalagay dito first degree tear lang. Include braces. Episiotomy. Hindi sila nag-perform ng episiotomy sa akin. And then, volume of blood loss at delivery, 300 mls. Ayan yung ano, yung calculated na mga anak sana. Nakalagay elevated PCR. Nagkaroon ako ng pre-eclampsia after kong manganak. May dito is patient discharge against medical advice kasi gusto nila magstay pa ako ng one night or two nights. Kailang umuwi na kami agad. So, nakalagay dyan, ano. So, maliban sa main na bill, ito yung isa pang bill na nag-cost ng $163. And so, ito yung total bill namin, guys. General public.
So, na-admit kami ng 17 ng April. Umuwi kami, na-discharge kami ng 18 ng April. So, ang total bill namin is nasa $2,237. And then, nag-down payment kami ng $1,000. And then, yung natirang $1,237 is binayaran namin noong May 28 na.